Gusto mo bang mabaliw siya ng husto sa sobrang pagkamiss sa iyo? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video at maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo, dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala at gusto mag-try. So ngayon, paano nga ba natin or paano mabaliw sa sobrang pagkamiss sa inyo si partner? Minsan ay nalulungkot na lang tayo dahil pakiramdam natin ay hindi tayo na-miss ni partner. Pero marami tayong pamamaraan kung paano natin ito gagawin. Paano na ma-miss niya tayo kahit nasa malayo siya? Pero dapat ay meron tayong kagamitan niya na pwede natin gamitin sa paggawa ng ritual. Dahil kapag wala tayong gamit niya, ay hindi tayo pwedeng gumawa ng ritual na ito. So, dito ay mararamdaman niya yung sobrang pagkamiss niya sa inyo, and ito ay kahit nasa malayo kayo sa isa't isa ay talaga naman na ipaparamdam niya sa inyo yung halaga mo. Ipaparamdam niya sa inyo ang pagmamahal niya sa inyo. Ito ay pwedeng gawin sa babae to babae and lalaki to lalaki. Syempre sa ating babae and lalaki na magpartner. And kailangan or pwede ito sa magkalapit at magka-LDR. Dito sa materialis is kailangan na meron ka talaga nito. Ang materialis na ating dapat ihanda dito is kailangan natin dito ng damit. Damit po. Kanino pong damit? Damit ng inyong target. So, kailangan kung hindi shorts, t-shirts, blouse, yung mga ganong gamit. Yung mga nasuot niya, yung damit na napawisan niya, yung damit na hindi nalabahan, yun po ang ating kailangan. So, kung wala kang damit niya, ay humanap ka na lang ng ibang videos natin na iba na in-upload natin na hindi kailangan ng damit. So, marami naman tayong mga option or marami tayong mga video na mga in-upload natin about sa mamimiss kanya ng husto. So marami po na hindi damit yung ating kailangan, dahil dito itong ritual na ito ngayon ay kailangan po talaga natin dito ni damit ni target. So kung ikaw ay isa sa may damit ni target, and ayun, gawin natin ito upang mamiss niya tayo ng husto. And bago mo siya umpisahan, sa lagi ko naman sinasabi sa inyo na kailangan na focus kayo and kailangan na buo ang inyong tiwala dito kapag ito ay inyong ginawa. Buo po dapat and kailangan na 100% ang inyong tiwala. And galing po talaga sa inyong puso ang inyong mga sasabihin dito. So ngayon, umpisahan mo. Bago ka matulog sa gabi, kunin mo yung damit ni target. Kunin mo yung damit niya. Kung meron kang kahit na malinis, basta ito ay nasuot na niya and nalabahan mo na, gamitin mo na. Pero mas mainam yung hindi pa talaga nalabahan. Pero kung nalabahan na, ay okay lang naman. Ang gagawin mo, kunin mo yung damit niya. Hawakan mo at yakapin mo. Habang nakahiga ka, yakapin mo, ilagay mo dito sa iyong dibdib. So yakapin mo na kausapin mo lamang siya. Kausapin mo na mamimiss mo ako ng husto, saan ka man ngayon, saan ka man naroroon, saan ka man magpunta, ano man ang ginagawa mo, mababaliw ka sa sobrang pagkamiss sa akin. So kailangan na nanatili siya dito sa iyong dibdib, and
i-claim ninyo or i-visualize ninyo na siya yung kayakap mo. So talaga namang mas maganda na nakapikit kayo, i-visualize ninyo na siya yung kausap ninyo, na mamiss mo ako ng gusto, hindi ka mapakali doon sa pinagpupuntan mo. Gaano ka man kabisi ay ako at ako pa rin ang iyong mamiss. Mababaliw ka sa sobrang pagkamiss sa akin. And ayun, pagkatapos nun, or anong pa man yung mga gusto mong sabihin, sabihin mo. Ang importante po ay galing po talaga sa inyong puso. Galing sa inyong puso po dapat ang inyong mga sinasabi at i-claim po talaga ninyo sa inyong sarili. So ngayon, pagkatapos nun, pagkatapos mong sabihin lahat-lahat ng gusto mo para sa kanya, nananatili kang o nananatili sa inyong dibdib yung kanyang damit na niyayakap ninyo, and banggitin mo ng 7 beses yung pangalan niya at apelyido sunod-sunod. Pagkatapos mo kausapin yung damit. Pangalan, apelyido, isa. Pangalan, apelyido, dalawa. Pangalan, apelyido, pangatlo. Pangalan, apelyido, pang-apat. Hanggang matapos yung 7 beses na sunod-sunod na pagkasambit ng kanyang pangalan at apelyido. So, sambitin mo lamang ito na nanggaling po sa inyong puso. At pagkatapos nun, ay pwede ka nang matulog o nananatili na nandito sa iyong dibdib yung kanyang damit na niyayakap mo habang natutulog ka. Pwedeng-pwede po. O di kaya ay pwede na rin na ilagay mo doon sa ilalim ng inyong unan. Ngunit kapag gusto mo siyang yakapin, mas maganda na yakapin mo siya at i-visualize mo palagi na siya yung kayakap mo buong magdamag. Sa pamamagitan ng iyong ginawa, ang target mo ay makakaramdam nito ng sobrang pagkamis sa inyo. Yung tipong para siyang mababaliw na hindi kanya makita, mababaliw na hindi kanya makausap, o anong paman. Maghahanap ito ng paraan paano kanya kontakin. Maghahanap ito ng paraan paano kanya makita o mapupuntahan. So, ganun po ang kanyang, or ganun po ang mangyayari kapag ito ay iyong ginawa sa kanya. Ito ay sobrang napaka-legit kapag ito ay inyong ginawa. Talaga naman, mababaliw sa sobrang pagkamis sa inyo si partner. So, kailan ito pwedeng gawin? Gawin ito anytime, any day. At i-re-required ko sa inyo, gawin ninyo ito bago kayo matulog. Mas maganda na gawin ninyo ito gabi-gabi, dahil kapag gawin ninyo ito gabi-gabi, mas maganda yung talab niya. So, ayun po. Kailangan ay gawin mo ito nang galing po sa inyong puso, and ituloy-tuloy nyo lang ang paggawa, and pwede ninyo siyang stop, pwede rin na stop ninyo tapos gawin ninyo muli, wala pong problema. Lagi pong tatandaan ang ating mga ginagawang rituals, so huwag po natin lagi mamadaliin ang mabilisang talab. At kung may mga katanungan kayo, mag-comment lamang sa baba upang ma-reply ko kayo. Bye bye everyone, God bless us all.